Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw at masayang buhay! Isang paglalakbay na naman mula sa kaba ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Melody C. Palay ng Dumaran Island District, Division of Palawan, Limaropa Region, na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang kwento ko ay tungkol sa isang bata na hindi natakot sumubok na ipakita ang kanyang pagiging malikhain sa pamamagitan ng paghahalo-halo ng mga kulay. Ang pamagat ng aking kwento, ang makulay na sigay ni Dina Damin. Sinulat ni Teacher Romeline Armontejo ng Division of Marindoki at iginuhit din niya katulong si Sir Romel M. Estolano ng Region 3. At muling binigyang buhay naman ito sa inyo ng inyong lingkod. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Ito si Dina. Isa siyang uri ng suso. Bunso ng pamilya Damin. At sila naman ang kanyang pamilya. Sina Tatay Damin, Nanay Damin at Dino Damin. Madalas pagtuwanan ng mga gintong kohol ang kulay ng kanilang bahay. Palibhasa kasi kulay kayumanggi ang bahay ng kanilang pamilya. Madalas sa makukulay na halaman namamasyal si Dina. Pinupulot niya ang makukulay na bulaklak na nakikita sa paligid at idinidikit sa kanyang bahay. Nakita ng tatay ang anak na sobrang nalulungkot. Huwag kang malungkot sa kulay mo. Iyan ay bigay ng Diyos, dapat ipagmalaki. Sabi ng tatay kay Dina. Tatay, hindi naman po ako nalulungkot sa aking kulay. Gusto ko lang maipakita ang aking pagiging malikhain, sagot Dina. Isang araw, narinig niyang magkakaroon ng Bila-Bila Festival sa Bayan ng Buwak. Naku, maraming makukulay na bila-bila at bulaklak sa bayan. Tiyak, may matututunan ako doon, sabi ni Dina sa sarili. Nagpaalam siya sa mga magulang. Natakot silang madurog si Dina sa gitna ng maraming tao. Dahil mahal siya ng kanyang pamilya, sinamahan siya ng mga ito sa plaza. Doon ay nakita nila ang paghahalo ng mga pangunahing kulay. Dilaw at pula upang mabuo ang kulay na kahel. Asul at pula upang mabuo ang kulay na lila. Dilaw at asul upang mabuo ang kulay na berde. Nanay, pwede pa bang gawing pangkulay ang mga katastang bulaklak at dahon? Tanong ni Dina sa ina. Oo naman anak, sagot ng kanyang ina. Umuwi ang pamilya na dala ang bagong kaalaman sa mga kulay. Sa oras ng pagtitipon, nagulat ang lahat sa ganda ng kulay ng bahay ni Dina Damil ng kanyang kapatid na si Dina Damil. Gusto ko rin ang ganyang kulay, nanay, wika ng kababata ni Dina. Maging masaya ka sa iyong kulay, sagot ng ina ng kanyang kababata. Narinig ito ni Dina Damil at siya ay nagsalita. Mawalang galang na po. Maaari ko po bang turuan si Donna? Wala naman po sigurong masama sa pagiging malikhain, alok ni Dina Damil. Pwede mo rin ba kaming turuan? Tanong ni Gintong Kuhol. Kami po ng aking pamilya ay handang tumulong sa iba, magalang niyang sagot. At dito nagtatapos ang kwentong ang makulay na sigay ni Dina Damil. Kung may natutunan ba kayo? Paano mga bata? Hanggang sa muli nating paglalakbay sa kwento ng bayan ko.
Ito si Teacher Melody, nagsasabing hanggang sa muli, paalam, marami sa inyong pakikinig.